Stories of Love. Ano ang kwentong pag-ibig mo? In a relationship ka man o brokenhearted, ibahagi mo na yan. Sagot ka namin dyan. Makialam at makireact sa mga kwento ng Stories of Love. Kasama si Mara Valle. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Stories of Love. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po na naaabot ng DAWIZ 882, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, saan man kayo naroon, ingat po tayo. Thursday na naman. Ako, ang bilis ng February, no? Nung January, gapang tayo eh. Bago natapos yung January 85, ramdam na ramdam mo eh. Pero ito, ngayon nga ay araw na naman ng Thursday. Ano ba ang Thursday sa Tagalog? Webes. February 9 na. Tayo po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV na Aliw 23. Sa Sky Cable Channel 72, nandyan din po kami. TV Plus Channel 27 at GMA for the Box Channel 32 lang yan ha. Panoorin yung Aliw 23. Available rin po kami sa digital TVs at channel boxes. Mangyari lamang na scan ang inyong mga digital TV sa channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. Ito na nga, bukod sa Thursday ngayon at mabilis nga ang ating February, 'di ba? At talagang alam nyo ba, yung January, 'di ba? Talagang ramdam natin yung paggapang natin ng January. Talagang literal na gapang. 'Di ba? Ang hirap maabot ng sweldo na 30 sa mga sumisweldo na 30 ng January. Aminin nyo 'yan. Pero ito na nga, kasabay ng Anwebe nga ngayon ay nagdiriwang din ang kaarawan. Happy birthday to Miss Anna Cancino. Siya lang naman ang nag-iisang DWIZHR manager. Happy birthday! Isa pa po, sorry, may nasapawang ko kasi. Happy birthday po! Happy birthday to Miss Anna Cancino. Happy birthday! Ayan, tinatanong ko kasi kung DWIZHR manager lang ba siya. Diba? Hindi, alam ko hindi lang sa DWIZ. Anyway, happy birthday po, Ma'am Anna. Ayan, short ano lang to, short kwento. Ano, hindi lang dahil boss ko si Ma'am Anna. Natutuwa ako kasi meron tayong mga taong kakilala, diba? Yung mga taong kakilala natin. Merong, alam mong nagtatanong lang sa'yo, kinakamusta ka lang kasi gusto lang makachika. Ito si Ma'am Anna, nung time na naka-leave ako at yung nagdadaan talaga ako sa mga rough times, rocky roads nga, eh talagang nangangamusta siya. At ito yung kausap mo na pararamdaman mo na hindi ka nito kinakamusta dahil lang gusto makasagap kung ano ba talagang nangyari, ganun. Pero meron pong mga nangamusta sa akin that time na talagang ramdam na ramdam yung mga ganun. Hindi natin i-deny yan. Pero nevertheless, ayun, salamat. And again, Miss Anna Cancino, happy birthday po. Sa mga gusto namang makibahagi sa atin, ha, hindi lang tayo napapanood sa Aliw 23. Pwede nyo rin akong makita. Kung bet nyo lang naman, ay kung gusto nyo lang akong pakinggan, edi go! Basta samahan nyo ako hanggang alas 3, ha? Samahan nyo lang ako hanggang alas 3. Sa mga gusto rin manood na wala ngayong dalang radyo, syempre, pwede kayong manood sa inyong mga mobile phones, tablets, iPads, kung ano mang devices or gadgets nga na gusto mong gamitin. Pwede yan sa ating Facebook page at YouTube channel na DWIZ. Ayan. Pwede rin naman kayong makitawag-tawag at makitext-text. Pwede kayong tumawag sa ating hotline na 8470-1750. Sa mga gustong makibahagi yan at yung pagbabahagi mo ay gusto mo agad-agad at gusto mong marinig ng mga listeners and viewers natin na talagang eager ka dahil gigil ka sa mga kwento natin or kinilig ka. Diba? Eto naman, kung gusto mo naman text-text lang ha, pwede ka naman mag-text din sa ating text line na 0999-376-6768. Ulitin po natin yan, text-text lang kayo dyan, type-type lang sa 0999-376-6768. O eh, ano pa bang hinihintay natin? I-mute ko muna yung phone ko. At tara na, eto na, simulan na natin ang ating Stories of Love. Hi
Nara? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lia. 22 years old. Taga Bicol, pero kasalukuyang nag-aaral dito sa... Okay, sinabi niya yung school. Sa isang kolehiyo dito sa Manila. Ng pharmacy third year. May boyfriend po ako, si Paul. At 1 year na po kami. Nanggaling ako sa isang 5 years relationship bago si Paul. Mabait yung ex ko, si Martin. Pero hindi kasi namin kinaya yung LDR. Dahil nung time na yon, nag-aaral pa rin siya at kung saan-saan sila pinapadala. Hanggang sa nakagraduate siya at tuluyang naging seaman. Si Paul, pharmacy student din. Kaklase ko siya. Siya yung nag-comfort sa akin nung mga panahong nagkakalabuan na kami ni Martin. Hanggang sa naging kami na ni Paul, right after namin mag-break ni Martin. Nung una sobrang bait ni Paul at mahal niya ako. Pero parang iba yung way niyang magmahal. Nung tumagal na yung relationship namin, ako lagi ang gumagastos kapag magkasama kami. Walang araw na hindi. Hindi ako nagre-reklamo pero estudyante pa rin kasi ako. Tapos lagi niya ako niloloko kung sino-sinong babae ang kinakausap sa mga dating apps, mini-meet. At minsan, niya na rin akong nabato ng sapatos dahil sa galit nang kinumpronta ko siya ng isang beses. Bismara ayaw sa kanya ng mga magulang ko kahit di nila alam yung mga nangyayari. Pero ito, isang taon na kami, mahal ko siya, tapos ang usapan. Pero nito lang nakaraang linggo, nalaman ko sinusubukan niyang pormahan naman yung girlfriend ngayon ng pinsan niya. Hindi ko na po alam anong gagawin ko. Nanghihinayang ako sa isang taon. Ano po ba ang magandang gawin? Sana ay mabigyan niyo po ako ng payo. Hi, Lia. Ang payo ko sa'yo, tama na yun. Hindi, yun yung straightforward ko na payo ha. Pero yun nga eh, tama ka sa sinabi mo na estudyante ka lang rin naman. Bakit ka pumapayag na ikaw ang gumagastos, diba? Kapag ikaw gumagastos, parang pamilya mo rin yung gumagastos para sa kanya. Kasi since pareho nga kayong student, eh kanino nang gagaling yung baon mo? Sa mother and father mo. Edi pati yung mga gastos niya, gastos rin nila. Imbis na sa'yo na lang mapupunta, o kung may mga kapatid ka, sa kanila na lang, sa inyo na lang. O nakikinabang rin tong boyfriend mo na Paul na cheater naman. Diba? Ayan. So sabi nga dito ni Lia, si Lia ay 22 years old, taga Bicol, pero kasalukuyang nag-aaral dito sa Manila. Third year college na siya, pharmacy student. Yung boyfriend niya, si Paul, isang taon na daw sila. Pero itong si Lia ay galing siya sa isang 5 years relationship dito kay Martin. Kaso nga, si Martin ay naiwan na sa Bicol, tapos nag-aaral siya dito sa Manila. And ayun, parang nag-LDR sila, hindi kinaya, hanggang sa tuluyang naging seaman na nga itong si Martin. Tapos siguro for the bangers din naman itong si Paul, talagang pinursue na right after ni Martin, naging sila nitong si Lia. Kaso nga, ayan na nga, nung tumagal daw, lagi nang si Lia ang gumagastos. Girl, tika dito, tropahin kita. Papayuhan kita in person, girl. Tara, dali. Alam mo, kung friend mo yung mga kaibigan ko nung college, yung hindi ko sila kaibigan nung college na ano, kaklase. Kasi di ba all girls nga yung school ko. Pero alam mo yung mga friends ko na mas matanda sa akin na nung college ako, grabe yung mga ano nila sa ganyan. Grabe yung real talk, pang-real talk nila sa mga taong gumagasto sa boyfriend nila. Tas lalo na pag babae ka. Kasi mga ano sila, LGBT community. Sinasabi nila, ako nga ganito. Never akong gumasto sa ganyan. Ikaw pa, meron ka namang ganon.
Diba? Which is correct naman. Tama naman talaga, girl. At saka yun nga, una sa lahat, babae ka. Okay, well, sasabihin natin, double standard talaga mga tao, eh, no? Kapag ang babae gumastos, kahit pag estudyante ang samatignan. Pero kapag ang lalaki gumastos, kahit estudyante pa, okay lang. Ganun talaga eh. Double standard. Pero ito kasi, sabi niya dito, nung tumagal, siya laging gumagastos. Walang araw na hindi, kinlaro niya pa yun, ha? So for the abuso, pa'y nabuso siya. Sabi niya dito, hindi ako nagre-reklamo pero estudyante pa rin kasi ako. Tapos lagi niya ako niloloko kung sino-sinong babae. Ayan pa, isa pa yan ha. Ang kapal ng mukha. Diyos ko, for the libre ka na nga. Chichit ka pa? Ano yan? Ayaw mo yan? Diba? Ang alam nyo po, ang pangit nga lang, hindi lang kasi natin pwedeng sabihin ng derechahan yan. Pero sabi nga dito ni Miss Andrea Jong, ayan ha, konnichiwa Miss Andrea Jong, ayan. Miss Andy, thank you pala sa pakain mo nung birthday mo, ayan. Na-receive ko yan from, umabot po sa shift ko yan, sa mula kila Jelly Mendez at Haya Ludivico, ayan. Mga lovies ko rin yan ngayon eh. Ayan, happy listening din kay Miss RG Chell at kay Miss Celestina Araes. Hello naman, grabe naman, konnichiwa, and then one from ano naman, Canada. Sabi dito ni Miss Andrea Jong, sabihin ko sa yung diretsahan, wag kang toot! Yun na yun. Ha? Nakaya mong ang kalimutan ng 5 years relationship, manghihinayang ka sa 1 year? Hello? Tama! Tama si Miss Andy dyan, ha? Alam mo, di ba, iisipin mo nga yung taong yun, di ba? Wala naman kayong issue na cheating. Tumagal nga kayo ng 5 years. Pero ito, Diyos ko, isang taon pa lang kayo. Nabato ka pa ng sapatos. O baka naman yung sapatos na yan, ikaw pa bumili, ha? Pag ako yan, pag binato ko ng sapatos, nako, yung sintas niyan, tali ko sa leg mo yan. Subukan mo talaga. Po tayo magpapasakit kahit lalaki ka, ha? Huwag kang papayag na magiging Johnny Depp ka kahit ganun kakagwapo, please. Huwag tayong papayag na sasaktan tayo kay babae tayo, kay lalaki tayo. Wala pong may karapatang manakit sa atin. At wala rin tayong karapatan manakit, ha? Sabi ni Miss RG Chell, kahit anong payo namin, Leah, kau din ang gagawa ng tadhana mo. Boyfriend mo pa, sinasaktan ka niya. How much pa kapag tumagal ang relationship? At huwag kang mag-aksaya ng pera at time. Tama ang magulang mo. Focus ka lang sa pag-aaral mo. Pag nagtapos ka ng pag-aaral mo, madami pa yan. Cheater is always a cheater. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Ang relationship, give and take. Hindi puro give and give. Give and take po. Malik mo yun, ha? Ang pag-ibig, ang relationship, hindi yan give and give. Hindi yan take and take. It's give and take. Diba? It takes two to tango. Kasi pag ikaw lang lagi, paano ka naman? Diba? Parang ano lang yan eh. Ang love nga daw, ito nung kinasal yung tito at tita ko, ha? Pero ito kasal na to. Pero ikaw, Leah, huwag ka na magpakasal. Kung ganyan pa lang, isang taon pa lang kayo, boyfriend mo pa lang, niloloko ka na, sinasaktan ka pa. Huwag tayo sa trash. It's 2023. Learn to let go. It's fine. 2023 na, no? Papaloko ka pa. Nung mga taong 2017, uso yan. Pero huwag pa rin, please. 2017, hindi ako nagpaloko, ha? Wala naman nang loko sa akin, awa ng Diyos. Pero ibig sabihin, noong time na yun, ang dami kong kilala. Yung mga, yun kasi yung, siguro yun yung ano ko eh, no? Yung time na talagang nandun ako sa blossoming bago sa adulthood. Yung talagang college ka, yung mga 17 years old ka, 2017-19 na pala ako niyan. Pero yun, di ba, pag mga ikaw ay nasa edad 17 to 19, basta nasa college ka, dyan yung mga heartbreaks eh, heartaches. Kaya normal naman na nagkaka-heartbreak ka kahit sabihin mo isang taong kayo college. Pero yun nga, tama si Miss RG. Alam mo, dito ko lang nakita yung perspective na yun. Ha? Na dito nga kay Martin, naka-move on ka agad-agad. Eh. Say, rebound lang yan si Paul na yan. Still, you were able to move on from a 5 years relationship. Hello? Tapos itong isang taon, ano napakain sa'yo yan? Eh, kinabano ko lang. Kinabano kasi sinabi ko, ano pinakain sa'yo yan? De, pero diba... Ang totoo, sintama naman eh. Aral ka muna, third year pharmacy student. Ay nako, pag ikaw pharmacist ka na, kita mo mas guwapo yung mga tao doon at saka mas borta sila.
Diba? Tsaka hindi mo sila kailangan bilhan ng ano, ng sapatos. Hindi mo sila kailangan gastusan kasi pag nagtatrabaho ka na, yung mga kilala mo eventually, may career na rin. Diba? Doon na lang tayo. Alam mo, ang pag-ibig, hindi minamadali yan. Hindi porket yan ang nasa'yo, dapat ipush na natin hanggang dulo. Yan po ang tatandaan natin. Pwede, na, maganda yung nakukontento tayo, pero pag hindi na tayo nasasatisfy, yung halimbawa talagang mas marami na, mas lamang na yung sakit, mas lamang na yung pagsisisi mo na ba't ba ako na in love dito, eh let go. Hindi yan sa tagal, hindi yan sa bilis ng relasyon. Diba? Sabi nga dito ni Tita Beth Samson, happy listening po. Nako, wala sa bokabularyo ko ang gumasto sa lalaki. Lalong hindi pwedeng sakta ng lalaki over my dead sexy body. Ayan, kukulamin ko siya. Correct, hindi. Dapat naman po talaga. Yan nga, again and again. Huwag po tayong papayag, nasasaktan tayo. Yung nasasaktan tayo emotionally, minsan may mga pagkakataon naman. Na alam naman natin na may mga tao na hindi naman sinasadya na nasasaktan tayo. Pero yung physically, na talagang binato ka ng sapatos, ay girl, no, I'll see you in court. No joke yan ha, tignan natin. Sabi naman dito ni Miss Sheila Arbuez, pinagpalit sa isang babae na mas mayaman at ililibre siya, isa siya sa asawa. Patay gutom naman yung lalaki, hiwalayin mo na, move on at mag-graduate ka muna at hanap ng work. O, diba? Yun nga. Oo nga, yaan mo na lang siya humanap ng babae na ano, na may pera talaga. Yung kaya i-sustain. Pero diba, kung kayo babae or lalaki ka man na ginagamit ka lang dahil nagpapalibre, ganito ganyan, may mga times na dapat nililibre mo, lalo na kung alam mo naman na mas may kakayahan ka na magbayad sa oras na to ngayon. Baka gipit talaga yung partner mo. Pero yung inaaraw-araw ka na ikaw talaga gumagastos, girl, hindi ka ano ha? Again and again, meron ka nun. Bakit mo kailangan magpaka-ano? Ba? Pero hindi, nakakatuwa yan. Alam mo, sa mga gantong pag-ibig, ito yung mga natututo ka, tapos pag nilukbak mo, marirealize mo, oh, God, ganyan ako noon. Ginawa ko yan, tapos kasama mo na kasi that time pag na-realize mo yan, yung taong pinakita sa'yo or pinapakita sa'yo, tinatrato ka ng tama, na hindi sa lahat ng bagay, kung ano yung pinaramdam sa'yo ng mga taong yon, lahat ng lalaki ganun ang gagawin sa'yo. Hindi lahat man loloko. May taot, meron at meron darating sa'yo. Alam mo, Lia, na ipuprove niya na hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Pwede yung mga nakilala mo pare-pareho sila, pero meron dyan na game changer. Yan yung term. Game changer. Yung kahit hindi mo ine-expect na itong taong to, ay siya pala yun. At speaking of hindi natin ine-expect ha, bigyang daan muna natin ang paalala ng ating himpilan sa oras na 2:25. Magbabalik po ang Stories of Love. Stories of Love. Nagbabalik po ang Stories of Love. Ako pa rin po ang inyong kasama, Mara Valle, hanggang alas 5 na ba to? Hindi, hanggang alas 3 po muna ng hapon ha, dito sa Stories of Love lang yan. Ayan, ang pinag-uusapan nga natin kanina bago tayo nag-break. Ay, break. Ay, naku, speaking of breakup, abangan nyo yung trending namin mamaya. Ano yan, 6 to 7 p.m. Speaking of break, eto na nga, ang pinag-uusapan natin kanina, bago tayo nag-break, itong batang to, eto na naman ako sa maka-judge na bata ang isang tao, ang tanda ko lang naman, 2 taon. Eto nga, si Lia, isang 22-year-old na taga Bicol, pero kasalukuyang nag-aaral sa Manila, ng third year na siya ng pharmacy. Ayan. Tapos may boyfriend nito si Lia, si Paul. Isang taon na sila, galing si Lia sa isang 5-year relationship bago kay Paul. Ay, si Martin, ang naging problema nga lang nila, nagka-LDR sila siguro kasi nga nagpunta ng Manila si Lia, and itong si Martin ay naiwan sa Bicol hanggang sa talagang nakagraduate na itong si Martin at naging seaman na. Pero actually, wala naman na si Martin sa picture. Ang problema na kasi ngayon natin dito kasi, si Paul kasi talaga ang problema dito. Alam nyo yung Paul na yan. Yung mga Paul talaga. Uy, wala ko experience sa Paul ha. Wala nga akong kilalang Paul in person. Ang kilala ko lang na Paul, hindi ko pa kilala in person, pero ang kilala ko lang na Paul Cabral.
Ayun, yung asawa rin pala ni Tony. Ni Tony, si Paul Sergiano. Yan yung mga Paul, di ba? Pero okay naman sila, I think. Pero ito na nga ang Paul na kakilala ni Lia. Ay, nakakapikon. Sa totoo lang. Ay, naku. Ito na nga kasi si Paul nga, pharmacy student din, kaklase nitong si Lia. Tapos naging sila nung agad-agad ha, kasi itong si Paul, siya yung nag-comfort kay Lia nung nag-break sila ni Martin. That's right after, naging sila na rin. Ayun, nung una daw, sobrang bait ni Paul at mahal niya ako, pero parang iba yung way niyang magmahal. Akala ko masokiste. Eto na pala. Pero nung tumagal nga, eto na daw. Lagi ako ang gumagastos kapag magkasama kami. 22 years old tong si Lia ha. Ano lang ha, let me just remind you. Si Lia ay 22 years old, third year college student. So nung tumagal, siya na daw ang laging gumagastos. Kapag magkasama sila ni Paul, walang araw na hindi. Hindi ako nagre-reklamo pero estudyante pa rin kasi ako. Tapos lagi niya ako niloloko kung sino-sinong babae ang kinakausap sa mga dating apps, minimita. At minsan na niya rin akong nabato ng sapatos dahil sa galit ng kinumpronta ko siya ng isang beses. Ayaw sa kanya na magulang ko kahit di nila alam yung mga nangyayari. Pero ito, isang taon na kami, mahal ko siya, tapos ang usapan. Pero nito lang nakaraang linggo, nalaman ko na sinusubukan niyang pormahan yung ngayon, yung girlfriend ngayon ng pinsan niya. Hindi ko na po alam anong gagawin ko. Oh, nanghihinayang ako sa isang taon, ano po bang magandang gawin? Sabi ko na nga sa kanya, tapusin niya muna yung pag-aaral niya. Sabi na ng ating mga viewers and listeners, tapusin muna ang pag-aaral. Di ba? Marami pang iba dyan. Na-let go nga daw si Martin ng 5 taon. Eh, ba't itong Paul na to? Ba't hindi? Ano bang pinakain sa'yo niyan, girl? Delikado yan. Pero ito na nga, alam mo, ito na yung pinakahuli niyang ano ha, ang pinupo, nung makaraang linggo, nalaman niya na sinusubukan namang pormahan yung girlfriend ng pinsan. Paul! Nakakangit-ngit ka, napakalandi mo. Diba? Ano ba? Okay na yung ibang girls. Hindi ko sinasabing okay ah. Hindi ko sinasabing ito-tolerate ko na ibang babae. Pero out of delikadesa or yun nga. Delikadesa pa rin naman yun kahit sa lalaki, diba? Out of delikadesa, talagang pati yung girlfriend ng pinsan mo, nilalandi mo, or pinaplano mong pormahan. Ganon ka ka, ano, Paul, uhaw na uhaw. Kawawa tong si Lia. Alam nyo, yung mga ganitong story kasi, ito yung mga parang sasabihin mo, nagmamahal kasi, hindi natin masisisi. Masisisi mo talaga dito yung lalaki kasi kung ikaw ang nanay nito, tas hindi mo alam, no? Parang malalaman mo huli na ang lahat. Parang bakit ka pumayag? Alika dito, babatukan kita pero ididemanda natin yung lalaki yan. Diba? Para maklaim mo lang. Small claim, bakit? Pero yun na nga, nakakaano lang, parang nakakaawa, naaawa dito sa kwentong to, nanggigigil ako dun sa lalaki, tas naaawa ako kay Lia. Kasi si Lia, nagmahal lang naman. Yan ang totoo. Opo, pwede nating sabihin na sa kwento ni Lia, talagang toot siya, diba? May ganun ka talagang masasabi na ano ba tong batang to, bata pa. Ganyan na mag-isip, paano pa pag ganito, ganyan. Marami kang masasabing negative dahil sa kwento niya. Pero deep inside, ako po naaawa. Kasi diba, syempre ang tao, o naman nagmamahal eh. Tayong mga tao, hindi natin napipili kung sino yung mamahalin natin. Kikita natin, oo, kung good or bad, pero most of the time nga, kasi pag mahal talaga natin, parang na-overlook natin yung mga excuses, yung mga faults, yung mga mistakes, di ba? So, hindi natin masisisi itong si Lia. So, dito naman tayo ngayon, sisihin naman natin itong si Paul. Sabi, nag-iinit ang ating Facebook comment section ha. Nag-iinit ang ulo nila kay Paul. Eto. Ay, happy listening muna pala kay Ms. Raida Calomente. Gandang hapon, Madam Ganda Mara, and to all. Ayan, to all po yan ha. Hindi lang po yan sa akin. Magandang hapon po, Ma'am Zoraida, at sa lahat po ng nakatutok pa rin, nakasubaybay at patuloy akong sinasamahan hanggang alas 3 ha. Maraming salamat. Diyan lang kayo. Dahil didikdikin pa natin tong Paul na toon eh. Eto na nga, sabi ni Miss RG Chell, number one, nabato ka na. Number two, gumagastos ka. Number three, cheater siya. Wake up! Marami pa dyan. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, marami pang manliligaw sa'yo. Anong senyo? Tama!
tama, red flags 'yun, yung enumerate ah, ni Miss Argychelle, red flags 'yun ha. Those are serious red flags na, 'di ba? Pagka nakita mo 'yun sa isang lalaki, una pa lang eh, yung cheater siya. Oy! Red flag number one, no X ka kaagad, next. Charot. Dapat ganun lang pag tayo bata pa, ini-encourage ko. Ini-encourage ko na when you're still young, wala pa talaga kayong commitment, wala pang asawa, wala pang anak. Ano, kapag yung mga issues ay ganto, cheater, yung niloloko ka, yung ikaw na yung napapakinabangan, ikaw na yung nag-a-adjust, hindi na nakikipag-meet halfway, alam mo yon, pero ikaw pa rin yung nagagawan lokohin. I know, thank you, next. Sabi nga ni Ariana Grande, di ba? Ito yung susuportahan kita. Kung ikaw ay niloloko ng mga taong hindi naman karapat dapat sa'yo na makasama mo in the first place, susuportahan ko na, sige, go. Sige, go. Palitan mo na agad yan, agad-agad. Hindi mo naman kailangan palitan. Pero yung mga ganyang tao, dapat ano, as early as now, get rid of them. Girl, diba? Dapat ikaw ang ginagastusan, hindi ikaw ang gumagastos. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay. Dapat tayo ang nililibre. Or kung hindi man, dapat KKB. Diba? Yung kapatid ko, si Manuvalia, at yung girlfriend niya, ganun sila. May times na, bigayan kasi, diba? Bigayan talaga dapat sa lahat ng bagay. Hindi lang sa romantic relationship. Pero talagang sa lahat ng bagay, dapat bigayan, di ba? Kung ikaw yung nakakaluwag-luwag ngayon, that's the time that you give more than they can give you. Pero kung pareho kayong wala, pagsamahin na lang natin. Ito lang yung kaya natin ngayon. Di, let's go for this one kasi ito yung meron tayo. Pero kung wala kayo pareho, di magtitigan na lang kayo. Hindi, pero joke lang yun ha. Pero ang inaano natin dito, dapat lahat ng bagay sa relationship, mapa-romantic, mapa-family relationship, friendship, basta relationship, dapat give and take, dapat lahat equal, dapat lahat balance. Lalo na kung hindi pa naman yan asawa, hindi mo pa naman totally kapamilya yung boyfriend mo. Diba? Kasi nag-i-invest ka ng ganyan kagrabe. Tapos at the end, actually, hindi pa nga end, niloloko ka na eh, di ba? So, dapat yung mga gandong tao, yung una sa lahat, hindi mo na yan pinag-iinvestan. Sabi nga dito ni Miss Argychelle, sorry to say, hindi kanya mahal. Siguro, nagstay pa rin siya sa'yo dahil ikaw ang gumagasto sa kanya. Try mo kaya wag magbigay. Baka siya pa ang mag-break sa'yo. Reality yan, Leah. Kung pakinggan mo yan, ha? Sabi pa ni Ms. Argychelle, sugar mommy ka, Leah. Kaloka ka, ang bata mo pa, anak. Leah, alam mo yung sinasabi namin, hindi to para siraan ka, para, ito ay para ma-realize mo na marami pang bagay na pwede kang ma-meet, marami ka pang taong pwedeng ma-meet, marami ka pang bagay na matututunan, marami ka pang bagay na along the way ma-realize if you can only just let go. Kasi hindi mo makikita ang isang bagay kapag malapitan mo siyang tinitignan. Hindi mo nakikita ang mali dito kapag nakikita mo lang yung gusto mo lang tignan, di ba? Tayong mga tao, pag may gusto tayo, tinitignan lang natin kung ano yung gusto nating makita. Pero pag tinignan natin yung kabuuan, doon natin makikita yung gulo nun. Yung pinaka, hindi lang yung tinitignan natin, halimbawa, itong bote na to ng tubig. Ito lang titignan ko, walang mali tong bote ng tubig. Pero nasa likod nito, nasa paligid nito, hindi ko nakikita kasi nakafocus ako sa tubig. Pero pwedeng magulo dito, puro basura doon, puro basura dyan, di ba? Pero hindi ko nakikita kasi ang focus ko nasa tubig. We are very selective on looking at people. Yan ang totoo. Ganyan ang nagmamahal. Selective tayo tumingin. Tinitingnan lang natin yung maganda, yung tama. Kahit alam naman natin ang dami ng mali sa paligid. Yan. Magandang hapon din pala kay Ms. Julieta de la Cruz. Happy listening po ako, nasaan man po kayo. Ayan, sabi ni Ms. Andy, be open to your parents, lalo na sa nanay mo. Tell it to her so as she can advise you well, for mothers know best. Exactly. Yan. Yan din ang isa sa mga lagi kong sinasabi, 'di ba? Na kapag kasi ako nga, ganun ako personally po, 'di ba? Na siguro pa uli nagsasawa na kayo na parang
na parang lagi naman to sinasabi na family-oriented siya. Pero hindi, kasi po wala akong ibang maibigay na example. Kasi ako po, yung pag ini-example ko yung sarili ko, it's factual, di ba? Ako po kasi, nung nabubuhay yung mommy ko, before she passed away last October, lahat ng bagay po, alam ng mommy ko. Pag alam ng mommy ko ang isang bagay, kahit ikapamahama ko, kahit mali ako doon, pag alam ng mommy ko, alam kong naka-back up yung mommy ko sa akin, matapang po ako kahit ako po yung mali doon. Kasi alam ko yung mami ko, hindi po ako pababayaan nun. Yun. Kaya, lagi kong sinasabi, di ba, communicate with your family. Kasi, sa mga gantong edad, 22 pababa, or kahit nga mga 28 ka na pababa, basta yung problema mo is something na in relationship. Tayo kasi nga, di ba, ma-ego tayo eh. Tayo, ayaw natin i-open up yung mga ganto dahil nahihiya tayo, matanda na tayo. Pero yung mga magulang natin, sila lang most of the time yung naghihintay eh, na open up yung anak ko. Kasi minsan, hindi ko na rin siya naiintindihan, 'di ba? Well, perspective na perspective ng magulang yung ano ko doon, yung tunog ko doon ah. Pero ito na nga. Pero yun po, yun talaga, mothers know best po talaga. Kaya miss na miss ko po yung mommy ko. Ayan. At namimiss ko rin yung daddy ko na nasa barko naman. Ayan, pero tulog siya ngayon. But hi Dad, Chief Engineer Manuel Valle. Nandiyan siya ngayon sa Rio de Janeiro. Saan bang Rio de Janeiro? Brazil. Iniisip ko kasi lagi siyang nasa Russia. Pero galing po kasi silang Russia. Ayan, nasa Brazil ang aking daddy. He's sleeping right now. Ayan, sabi naman dito ni Miss Beth Samson. Ayan, Tita Beth, sabi niya, it's a matter of give and take. Correct. Kaya bago natin ipagpatuloy, give way muna tayo sa ilang paalala ng ating himpilan sa oras na 2:45. Magbabalik pa po ang Stories of Love. Stories of Love. Stories of Love. Pa rin po ang Stories of Love. Ako pa rin po ang inyong kasama, Mara Valle. Ayun na nga, pinag-uusapan nga natin. Etong kwento pa rin ni Lia at ni Paul na si Paul na walang malay. Charot. Si Paul lang at aking alam lang ay mamera. Ems. Hoy Paul, mahiya ka naman. Ito na yung pinaka-ano, diretsahang gusto ko sabihin kay Paul. Paul, konting kahihiya naman bilang lalaki. Hindi masama na nililibre ng isang babae ang lalaki. Pero kung ang lalaki ginagawa obligasyon ng babae ang paglilibre sa kanya. Ay! Galing! Clap-clap tayo dyan. Very good talaga yan, no? Sabi nga ni Miss Sheila Arbues, sabi niya dito, turn off si Paul. Hanap ka na lang ng iba, pera ko ito. At ililibre ko na lang family ko. Dyan ka na lang sa tabi-tabi at malimos para sa food mo. Correct. At yung pera naman ni Lia ay pinaghihirapan din ng magulang niya. Dahil estudyante nga lang siya eh. At nakaasa sa magulang, aminin man natin na hindi, kadalasan tayo. Halos lahat naman po siguro, kapag nag-aaral tayo, nakaasa naman talaga tayo sa magulang. Unless you're a working student na walang magulang, di ba? Or minsan, walang kakayanin din yung magulang. So, tinutunungan mo rin. Pero nevertheless, ganun pa man, pinaghihirapan mo or pinaghihirapan ng magulang mo yung mga pera na yan. You will realize more the value of every cent. Totoo yan na, cent. Do wala naman ang value ang cent ngayon. Pero hindi mo pa rin mabubuo ang piso kung wala kang sentimo. Di ba? Aminin natin yan. Pero yun na nga, you will not appreciate the value of every cent unless ikaw na yung nag-earn. Yun yung totoo. Talagang, yun nga po eh, ako nung nag-aaral po ako ng third year to fourth year high college, ang baon ko po ay 700 a day. That was 2018, 2019, 2017 to 2019. 700 a day po. That time, yung 700, mataas pa po yan sa minimum, 'di ba? Ngayon ba ano ba? Mataas pa rin 'yan sa minimum, kuya. Oh, mataas pa rin pala 'yan sa minimum. Hindi ko. 'Yun, mataas pa rin siya sa minimum, pero alam niyo po, ganun ako hindi natuto sa paghawak ng pera. That time, imagine 700 a day, kaya na nung maging budget ng isang pamilya, 'di ba? Sa isang araw kung talagang dapat nilang pagkasyahin yung 700 a day. Pero yung 700 a day na po na yun, nung nag-aaral po ako, hindi po ako nag-boyfriend. Pero nauubos ko po kasi lahat ng gusto ko po, binibili ko. Tapos uwian na ako ng Cavite, ng Vito Cruz Cavite every day. So nauubos ko yung pera ko. Pero ayun nga po, di ba?
pag nung time na yun, hindi ko talaga na-appreciate. Ang naaano ko lang ay parang, ah, okay lang, kasi bukas may baon naman ako ulit. Bibigyan naman ako ulit bukas ng baon. Di bali maubos to. Okay lang yan. So, hindi naman ako nag-earn yan. Pero nung ako na po yung mismo nagtatrabaho, alam nyo yung talagang nare-realize ko na parang, I had the chance to save up pala kahit konti dun sa 700 a day ko, no? Kasi talagang dun sa 700 a day ko, sinisigurado kong bukas bagong araw, bagong 700. Never po akong tumanggi sa magulang ko na magbibigay ng baon sa akin. Samantalang yung kaklase ko nung college, ang baon niya 300 a day. Though naka-dorm siya, may ipon siya. Yun ang masama sa akin, hindi ako natuto mag-ipon. So ikaw, Leah, kung sobra-sobra yung baon mo dahil kaya mo pang manlibre o magpakain ng isang tao, yun yung siguro, ako nga kasi ang pinagkaiba lang ng situation natin, ng situationship natin, no, ay hindi ako gumagastos sa ibang tao. Ginagastos ko talaga yung 700 sa sarili ko. Kakain kami sa mga kainan na hindi naman dapat kinakainan ng estudyante, na hindi practical. Yun ang tinatawag na pinagsisihan ko kahit sa sarili ko yun. Kasi naisip ko na ngayon na nagtatrabaho ko na parang halos mas malaki pa ata yung ano, na parang ganun, yung magkano yung baon ko noon, ganun lang din yung sweldo ko everyday halos, di ba? Na kung tinipid ko yun, hindi, paano ko masasabihin? Na noon, hindi ako nagtatrabaho, all I have to do, walang pressure na, ano, di ba, na iba. Na ngayon, that time, all I have to do was to study and give my parents good grades, di ba? Although I provide fair grades, hindi siya ganun ka talagang excellent grades, 'di ba? Pero yun nga, pagdating sa pera, alam mo, yan yung isang lesson na personally na first hand maaano ko sa iyo. Habang nag-aaral ka, ano, sulitin mo kung malaki yung baon mo. Parang sulitin in a way na kung kaya mong i-save, do save. Alam ko sobrang hirap mag-save, pero ang hirap din na walang pera. At pagsisisihan mo na okay na ako, mas para sa akin mas itotolerate ko kung sasabihin mo yung money mo, yung baon mo, nauubos mo sa sarili mo, mas okay yun. Pero yung gagastusin mo dito sa isang lalaki na ni hindi ka nga pinapahalagahan, ni hindi ka nga tinatrato ng tama, diba? Bakit ka magsasayang ng ganun? Gastusin mo na lang sa sarili mo, ipon ka, bili ka ng bagong phone, patulong ka sa parents mo, paano po ano nyo ako maghuhulog ng monthly, diba? Yun yung mga hindi ko nagawa noon, kung kailan meron akong kakayahan na mag-ipon. Ngayon wala eh, syempre may expenses tayo, araw-araw nabiyahe, meron tayong mga baby. So, 'di ba? Ngayon yung nagsisink in lahat sa akin na pag may chance ka pala, nung time pala na yun, I had my chance na mag-save up. That was 2 years of 700 a day, 5 times a week. 'Di ba? 5 times, minsan 6 times pa. May semester kami na may Saturday classes ako. Kahit yung klase ko lang ay half day or isa lang yung klase ko, 700 baon ko doon. Kahit may choice ako na kumain sa bahay, nauubos ko yung 700 pesos ko. Ganun ako kagastos. At hindi ko rin alam bakit ako naging ganun kagastos. Pero ngayon ko nga na-realize na kung may chance ako noon, siguro meron ako something to begin with nung bago ako nag-work. At ikaw naman, Paul, ha? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Sana huwag kang makakita ng taong mamahalin mo ng totoong-totoo na pag minahal mo siya, magsasawa siya agad sa'yo or hindi ka niya bibigyan ng chance dahil kilala ka na niya, dahil alam niya na kung anong klaseng tao ka. Diba? Kasi naniniwala ako na ito si Paul, he might love Leah. Pwedeng mahal niya si Leah, but it is more of a... The reason behind loving her is yung benefits na nakukuha niya kay Leah, 'di ba? Yun ang totoo. It's the hard fact that you must face, Leah. Dahil ang mga tao, magaling naman. Lahat naman tayo siguro, 'di ba? Most of the time, magaling tayo kapag may napapala tayo dun sa isang tao. Pagka wala na tayong napapala, yung taong 'yun wala na, tayo na siya sa atin. Na kapasintable lang sa mga nakain na. Pero 'di ba, yung ganun tayong mga tao eh, may mga ganun tayong ugali. Minsan ha, ako hindi ako nagmamalinis. I'm not coming clean. Pero may mga times na ganun din ako. At maraming taong ganun, naniniwala ako na malala ang pagiging ganun. Na pag habang may nahihita sa'yo, talagang more sip-sip. At kagaya lang din to ni Paul sa'yo, Leah. Dahil napapakinabangan ka pa, sorry to say that, alam kong hindi ka bagay, di ba? Babae ka, yung magulang mo nga, iniingata ka, pinag-aaral ka ng kolehiyo, binibigyan ka ng magandang buhay para sa magandang buhay mo. Pero ito, di ba, ginaganyang ka lang. Pag nalaman ng magulang mo yan,
magagalit sa'yo na maaawa, Leah. Promise. Ako, yun ang nararamdaman ko eh. Naiinis ako kasi parang wake up, alam mo na pala eh. Alam mo na pala anong dapat mong gawin. Alam mo na pala na niloloko ka na. Bakit ayaw mo pang iwan? Gusto mo ba siya pa mang iwan sa'yo? Kasi alam mo yung mga ganitong kwento, nakakagigil. Kasi yung mga ganyang klaseng tao, yan yung mga insensitive na pagka nasabihan mo yan one time. Nako, sila pa yung my guts to tell you na iiwan kita. Ay, sige, go ahead. Iwan mo ako. Ngayon na, ang tagal ha. Ano pa hinihintay mo? Dapat matapang ka. Yung mga gantong tao, nako. Makapal. Makapal ang mukha. Nakakalungkot. Kasi ang mga tao, no, pag nagmamahal nga tayo, hindi natin napipili kung sino yung mamahalin natin. Pag nakita mo yan, mahal mo yan, ay, mahal ko yan. At wala kayong magagawa. Diba? Sabi niya pa nga dito, diba? Ano sabi niya dito? Isang taon na kami, mahal ko siya, tapos ang usapan. Tapos na pala eh. O, ano pong ginagawa ko dito? Hindi, pero yun nga, di ba? Yan ang pananaw mo eh. Pero kami nga, kaming mga nandito, at the end of the day, we're just here to try helping you out, try to give you some of our perspective on your situation. Pero at the end of the day, kaya sabihin namin na tut ka, kaya sabihin namin na tama na niloloko ka lang niyang poll na yan, ikaw pa rin ang makakakita sa sarili mo. Sa'yo pa rin nakadepende kung paano, kailan mo makikita, kailan mo marirealize na mali na talaga lahat. Mali na siya at mali talaga siya para sa'yo, di ba? Sabi nga ni Ms. RG Chell, sabi nga nila kapag hindi natin pinag-workan, hindi natin pinapahalagahan. Kapag may work tayo, nagpapahalaga tayo sa pera. Correct. Every drop counts. Every centavo counts. Sabi ni Miss Sheila, kung 500 pesos save mo a day, tapos 200 lang ginastos mo, eh naka-vacation ka na at bilhin mo gusto mo. Correct po. Alam mo, yan talaga po yung naisip ko. Although namamasahe po kasi ako nung college ako. So, ang most probably, nung college ako, ang sa 700, ang covered ng pamasahe ko doon, mga 150 pesos. Pero nevertheless, I still have 550 to spend. Tapos diba, imagine niyo po, yung pagkain ko, ano kinakain ko? Saan ako kumakain? Bakit ganun ako gumastos? Actually, hindi po saan ako kumakain eh. Kung ilang beses po akong kumakain. Kaya hindi ko rin na-appreciate yung mga ganung bagay. Maliliit na bagay yun nung nag-aaral ako. Pero nung ngayong nagtatrabaho na ako, nag-establish na ako ng sarili kong pamilya, doon ko nare-realize na oo nga, no, ang dami palang bagay na matututunan mo lang kapag ano ka na, kapag ikaw na yung nagtatry mag-budget sa sarili mo, kapag ikaw na yung nag-earn ng pera, kapag ikaw na yung nagba-budget talaga ng kung paano mo maitatawid yung pera na certain and money na yan, combined in everything and every all. Diba? Pero sa'yo, Leah, kung ano't ano man ang mangyari sa inyo ni Paul, gusto kong maniwala ka pa rin sa love, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon, douche ang makikilala natin sa buhay. Darating ang tao, darating ang panahon, kung ayaw mo man na nahiwalayan pa yung si Paul, darating yung tao na ipapakita sa'yo, na halimbawa, nagkahiwalay na kayo ni Paul, darating yung tao na marirealize mo na, oo nga, no, kung matagal kong ginawa, siguro matagal ko na rin nakilala itong taong to na mas matitreat ako ng better, no? Pero ayan, yun na nga yun, Leah. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa ating ano ha, sa ating story ngayong araw na ito. Talaga namang nakakagigil, no, yung mga ganitong tao. Pero ito po, maraming salamat muna sa ating mga nakaagapay dito sa himpilan, sa pangunguna nina Engineer June Aguba at Engineer Jeric Barreto. Nandiyan din ang ating writers na sina Rashid Loxina at Jen Patrolia. Ang ating social media na si Kim Gomez at Elaine De Malanta. Nandiyan ba si Elaine? Ayan. At ang ating CA, syempre, si Jessa Bernameda at si Miss James De Jesus. Ayan. Maraming salamat po. Susunod na po ako sa inyo Balita. Kasama si Miss Rashid Loxin at ako pa rin po. Ayan. Muli, maraming salamat po. Magandang hapon. Bukas po ulit, ha? Stories of Love, 2 to 3pm lang po yan. Samahan nyo pa ako ulit. Muli, ako po si Mara Valia. Magandang hapon. Stories of Love.